Magandang umaga po sa inyo, Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Mayong aga! Good morning, sir! Mayong aga, Sir Alvin, Ma'am Doris, sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga po. Opo, mahingi lang po kami ng update. I know, nagpa-press conference po kayo sa Malacanang kahapon. Ano po? Pwede nyo pa pong isummarize ano ang magiging diskarte natin to keep our OFWs in Lebanon safe? Yes, meron po tayo unang-una in-country assistance, no? So, meron tayong pagtulong sa mga OFWs na nangangailangan ng tulong sa pagtatalaga ng apat na shelters in and around Beirut. Kaya meron tayong mga higit kumulang 178 ngayon na lumalagi sa ating shelters. At meron din tayo, of course, pag-facilitate ng kanilang pagpapauwi. Kaya bukod sa commercial flights na kung saan at 213 ang napipintong umuwi, ay merong utos ang ating Pangulo na immobilize ang government assets and resources para na mismong magsundo sa kanila. So ang inihahanda natin ngayon ay chartering which are in two options, yung either by sea or by land, magkakaroon na lang by air. Kaya magkakaroon na lamang ng karampatang anunsyo patungkol dito, but rest assured ang tatlong departamento, ang DND at DFA at DMW ay nag-uusap ngayon para ihanda ito. So ilan kamo yung darating? Today, did you say? No, merong napipintong 213 in different commercial flights, iba't ibang commercial flights. Hindi kasi sila merong kahirapan ngayon na i-book sila sa bulto, no, yung tinatawag na black booking. Kaya't they are in separate flights, but merong mga higit kumulang 20 na uuwi this weekend. Okay. This weekend? Akala ko today. Oh, in separate flights. No? In three separate flights in as many days. Okay. Sir, paano po ang proseso? Alam naman na nagpapauwi na. Kagaya ng sinabi mo, partner, kanina, paano kung hindi sila makaalis doon sa kanilang pinag-istayan? Dahil delikado na nga, paano sila makakapunta doon sa embassy man natin or kung saan ang vantage point ng lahat ng dapat makaalis? Yes, pwede silang sunduin. Kasi pinag-utos ng ating Pangulo na siguraduhin na walang Pilipino na kasi di ba yung nakikita natin sa news na natutulog sa bangketa, natutulog sa square o sa park. May mga tents na itinayo in the city. So tayo ay gumagawa ng roving operations together with the OWA, team ni Admin Arnel. Kaya tinitingnan natin kung sino yung mga taong nangangailangan ng tulong at tumawag lang po sila, no? At maaari namin silang pick-upin o sunduin sa kanilang mga pick-up points. Pwede silang dalhin sa shelter. At habang nandun, ay ihanda na yung kanilang pagpapauwi. Ayun pala eh. So pwede pala. Kasi narinig naming interview sa isang opisyal, secretary. Ang sabi, hindi, madali lang yung problema. Pumunta lang sila sa embassy. Eh sa isip-isip ko, hindi nga siya makalabas eh. Oo, wala din siyang dokumento. Natatakot siya lumabas. So pwede palang sunduin. Kahapon, meron akong live call with one of our people. At nakita ko naman na meron talagang of course bearing in mind na may mga security safeguards diyan eh, di ba? So hindi naman pwedeng ipahayag yung eksaktong location habang umiikot. Number two ay hindi rin namin ihahayag yung takdang oras kung kailan umiikot for security reasons, no, yung para rin sa protection ng mga tao natin. But pwede naman isaayos on a private level, kausapin yung tao, saan siya pwede pick up in, yung mga ganong klaseng arrangement. Pero Sec, meron na ba tayong paraan para ma-pinpoint kung aling lugar po doon sa Lebanon ang merong malaking concentration po ng ating mga kababayan? Yes, meron naman tayong idea. Halimbawa, isang dahilan kaya walang nasasaktan na Pilipino o nasasawi ay and we hope it stays that way. Pagdadasal pa rin natin ng matindi, no, na walang maapektuhan ang Pilipino. Isang dahilan ay kasi yung mga communities, yung mga areas, bawa yung Dahye region area ay
hindi nandun, wala doon yung mga Pilipino. O kung meron man na iilan ay nailikas na within the city or elsewhere. So yes, ang ating mga Pilipino ay hindi doon sa targeted areas. Of course, as I said, we hope they stay safe. Apo, Secretary, di ba lahat-lahat po ng mga Pilipino doon na lehitimo na may record tayo ay nasa 11,000, is that correct? Yes, 11,000. Around 11,000. So ang sinasabi ba natin, lahat ng 11,000 na yan, ang target natin, mapauwi sila? Kasi we're just talking of what, hundreds pa lang, partner? 200 something pa lang. Ibig sabihin, libo-libo pa po ang naiiwan. Well, sa ngayon, voluntary repatriation mode, alert level 3. So depende sa nagnanais umuwi. So ang nasa talaan natin so far, yung 213 na napipintong umuwi, at higit kumulang mga 400 na sinasabi na natin nasa pipeline, ibig sabihin ay pinaprocess pa ng Lebanese authorities o kaya pinaprocess pa sa level ng DMW at i-endorso sa Lebanese authorities. So pag nagkaroon ng pagtaas ng alerto, di ba susunod ay mandatory na ba? Mandatory, yes. Pag nag-mandatory, yung 11,000 na yan, kailangan bumalik? Yes, that's the point of mandatory repatriation kasi napapinakamataas na alert level na yon at ang security situation ay talagang malala na at well, sa ngayon pa lang talagang malala na ang security situation pero mas maigting pa ang security situation in a sense na kailangan na talagang lumikas at umuwi. Yan ang nature ng alert level for pinakagrabing security situation. Kakayanin natin yon? Ayun na nga, paano i-handle po yon, Sec? Yes, of course. Tayo yung nakahanda sa ating, yun na nga ang dahilan na pinag-utos ng ating Pangulo ng mobilization ng resources natin. Nakahanda tayo by air, well, by land, so from within, and then by air and sea ay tayo nakahanda. Hindi ko lang muna pa sasabihin yung mga detalye. For security reasons, number one, at number two ay nasa proseso pa tayo ngayon ng paghahanda o pagtatransport ng necessary assets or resources. Paano po, Sec, kapag magpumilit? Na hindi, ayaw ko talagang umalis dito. Bahala na ako sa buhay ko dito. Anong gagawin po natin? Well, hindi naman natin pwedeng kalagkarin. Kalagkarin, ano, yung kababayan natin, of course. But ang ibig sabihin ng mandatory repatriation ay talagang kailangan na silang umuwi at nakahanda na ang mga repatriation transport para sa kanila at pati mga resources para tumulong sa kanila sa kanilang kapakanan, ano, yung mga shelters natin at yung ship and air transport ay nakahanda. So talagang pagpapabigay ng signal na sa kanila na grabe na ang sitwasyon at kailangan na talagang umuwi. Yan ang ibig sabihin ng mandatory repatriation, no? So sa paghahanda ng gobyerno, handa naman tayo. Hindi ka sila nagawa yan nung grabe ang sitwasyon nung 2006, no, sa Lebanon. So sa mga kababayan po natin na nandyan sa Lebanon, baka nakamonitor po. O di kaya, ito na may nare-replay sa social media, baka may makapagturo sa kanila. May ano ba, may linya ba na pwedeng tawagan? Kung sabi mo kasi pwedeng magpasundo, di ba? Yung pasundo ba anywhere in Lebanon yan or sa malapit lang sa embassy natin? Well, of course, anywhere in Lebanon ay pwede, no? And more particularly sa Beirut kasi nandun yung mga attack sa ngayon. So, nakahanda naman tayo. Ang pinaka-hotline po natin in-country is 1348 that is shared by OWA, no? Si Admin Arnel, yung 1348 hotline. Meron din tayong Lebanon Help Desk at nagbigay rin ng iba't ibang hotline doon at email address, no? ORCC@dmw.gov.ph. And then meron din tayong Lebanon hotlines na pwede namin i-share sa inyo para maipahayag nyo sa inyong himpilan na Sir Alvin Mamdori. Opo. Ngayon, si Pernico. Curious lang ako kung ano ang yung ibang mga kababayan natin, Sec. Ano ba, meron na ba sila mga pamilya doon kaya ayaw din nilang umalis? At kung sakali meron nga mga pamilya, may mga anak sila, pwede po ba nilang dalhin pauwi? Yes, of course. Dito sa shelter natin, may mga Pilipino na hindi OFW.
yung merong nanay at mga anak nakasama, mga dilit na bata, no? At sila ay asawa ng Lebanese. Kasama, definitely, dahil sila ay Pilipino rin, kasama sila sa effort ng pagtulong natin. Yung shelter natin na accommodates even families. Meron sa ngayon, sa kasalukuyan, meron mga families na nandoon. Sek, may nag-message dito, with all due respect, sabi dito, pinapupunta po sila sa embassy, hindi po sila sumusundo. Panawagan ng OFW kasi delikado, magpasundo sana. Pero ang sabi doon ng yes, embassy, course. Pupunta sa embassy, course, hindi susundo. Well, we are willing to pick them up and bring them to safer ground. Kaya yun ang purpose ng hotlines na 1348 and then sabihin ko na yung specific hotline kahit na mahabang numero plus 961-791-10729 plus 961-791-10729. Okay. Yung isang issue, Secretary, kung bakit bantulot silang bumalik, dahil wala na rin silang babalikan trabaho kung sakasakali man. Ano ba ang makukuha nila pag bumalik sila dito sa Pilipinas? Di ba may tulong ang gobyerno, right? Correct. Ano-ano po ang pwede nilang makuha? Yes. Yung tulong na mabibigay, matagal na ito pinag-utos ng ating Pangulo since day one na pumunta kang Hidwaan last year, no? Nagunang anibersaryo nung isang araw yung hidwaan ng Hamas at IDF at ngayon ay nasa Hezbollah at IDF na ang hidwaan. Merong financial assistance, whole of government approach, no? Ang DFA, DMW, OWA, ang DOH at DSWD. At merong financial assistance na 150,000 pesos na kakasanay puwersa ng DMW at ng OWA. Yan ay 4 hanggang 6 na buwan na kahit paano pantawid sa kanila, no, sa yung sahod nila. Karamihan ng OFW sa Lebanon ay domestic workers, no, around nearly 99% are domestic workers. And then merong tulong ni Secretary Rex Gatchalian at ang DSWD, financial assistance at livelihood. Meron din kaming pangkabuhayan in partnership with other government agencies. Merong employment facilitation, yung training ni DG Benitez at ng TESDA at si Sec. Benny Laguesma ay nakahanda rin yung team niya sa employment facilitation. And then of course, si Sec. Ted Herbosa may medical assistance din. At meron din tayong OFW hospital in fact. But si Sec. Ted Herbosa at yung medical team niya, including psychosocial counseling, ay nakahanda rin. So kumpleto yung hanay ng mga pamahal, ng mga kagawaran sa pamahalaan ayon sa direktiba ng ating Pangulo. So nakahanda tayong tumulong sa kanilang pagbabalik. Okay, sige. That's good to know. Sige, Secretary, maraming salamat po. Sir. Tuloy-tuloy. Are you flying to Beirut also para personal na sumundo sa kanila o hindi naman, dito ka lang sa Pilipinas? Well, sa ngayon, nandito ako sa Pilipinas. But of course, nakahanda. May teams tayo. We recently augmented our teams on the ground in Beirut. Kami ni Admin Arnel. At patuloy din ang augmentation natin ng teams natin on the ground. Meron tayong patuloy, nakahanda rin tayo, of course, from central office, nakahanda rin tayo mag-deploy ng personnel doon. And yes, that could very well include myself. Okay, very good. Thank you, Secretary. Thank mag-ingat you, po lagi. Halong, thank good you. Good luck po sa inyo. Mag-ingat lagi. Halong Gid, Sir Alvin, bye-bye. And Miss Doris sa yung mga tagapakinig. Thank you. Secretary thank you. Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagpapagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.